Yo, what's up guys? Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Kung sa mga panig kayo ng mundo na ron, ingat and God bless po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga kababayan natin na OFW. So, alam ko na marami na tayong mga kababayan na OFW na pumasok sa mundo ng pre-range. So, shout out pala sa lahat po ng nag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. So ngayong araw guys, sa video na to, pag-usapan natin kung bakit ako nagko-crossbreed ng Poluano at Rhode Island Red. Pero bago yun guys, magpakain muna tayo sa aking mga alagang manok. So pakainin muna natin sila. So let's go. So, ito yung pakain natin guys sa aking mga breeder. Yan. Meron itong breeder pellets, tapos crack corn, tapos yung sapal ng niyog, saka balat ng mais. So, tara guys, kainin muna natin sila. Yan guys, ito yung mga brown neck natin. So kahapon tinanggal ko muna yung rooster kasi gusto ko muna silang ipahinga. Doon sa taas guys, yung aking mga Rhode Island Red na crossbreed ko din sa aking Poluano na rooster. Inalis ko rin yung Poluano guys na rooster. So pinahinga ko rin muna kasi gusto ko na maging aggressive sila ulit. So doon tayo guys sa taas. So ito yung mga native natin guys. So hindi ko muna sila papakainin para magutom sila kasi nag-change feed tayo sa kanila. So tara. Pasok guys, pasok. Ito sila guys, yung ating mga Rhode Island. Ay, nangguha na. May nakuluha na eh. Sarasi. Ito yan ating mga Rhode Island Red guys. Ayan. So, inalis ko rin yung tandang ko dito na Poluano. Kasi gusto ko rin yun pahinga. So, nag-crossbreed kasi ako dito guys ng Poluano at Rhode Island Red. Tapos nga, meron na akong mga itlog na naipon. So, yung iba nasa incubator. Tapos yung iba, pinalimliman ko sa aming native na inahin. So, sa ngayon, inalis ko muna yung tandang para makapagtahinga sila. So yan guys, yung ating Rhode Island rooster. Ayan, so tinali muna natin para mapagpahinga siya. Tapos yan guys, yung ating Poluano na tandang. Ayan. So napakalaki yan guys. Ayan, ay nasa 4 na kilo. Mahigit. Ito naman guys, oh. Ito yung ating Asiel Shamu. Yan. Bata pa.
Yan, si Asil si Amo, guys. So yan ang isa sa mga crossbreed ko dito, guys, na breeder. So meron na yung itlog dito, guys, na 14 piraso. Yan, guys, meron na siyang itlog dito, guys, na 14 piraso. At isa dito, guys, ay sobrang laki. Ayan, oh. Kita nyo, guys, ah, sobrang laki. Kumpara nyo sa, kumpara natin sa iba niyang itlog. Ayan, oh. Talagang layo. Pero malamang hindi to fertile, guys, kasi sobrang laki nito. At meron na akong encounter nito, guys, na itlog na ganito din kalaki. Tapos pinalimliman ko lang, so hindi naman napisa. So yan, ang dami na niyang itlog. So ang kagandahan nito sa inahin na to, guys, ay grabe siya mag-itlog, sobrang dami. Maabot pa ng 15 piraso bago niya limliman. So kaya ako nag-crossbreed, guys, ng Huluhano at Rhode Island Red, kasi gusto kong makita kung ano yung magiging resulta nila, kung gaano kalaki. Kasi itong Huluhano ko na babae ay malaki yan. Nasa 2 kilos yan, mahigit. Tapos yung Rhode Island natin, malaki din. Ang lalaki ng itlog nyo. Malamang, malalaki din yung sisiw nito. Sana nga, malalaki yung sisiw. So ayan, guys, tapos na tayong magpakain sa ating mga alagang manok. So maganda yung panahon ngayon dito sa amin, guys. Umaaraw na. So sana magtuloy-tuloy na to para yung mga sisiw natin makarecover na sa kanilang mga sipon. So yun, guys, bakit nga ba tayo nagko-crossbreed sa ating mga alagang manok dito? So nagko-crossbreed ako, guys, ng aking mga alagang manok kasi kulang pa tayo sa breeders. So kulang pa tayo sa breeders, kaya nagko-crossbreed ako, guys, kasi yung aking Huluhano na inahin, so medyo malaki siya. Tapos yung Rhode Island naman na rooster, alam naman natin yung Rhode Island ay malaki. So kaya ko sila kin-crossbreed kasi gusto ko makita kung ano yung kalalabasan ng magiging sisiw nila. So kung malaki yung magiging sisiw nila, guys, so magsiselect tayo doon na magiging breeders natin. Kasi gusto ko, guys, na magparami ng breeders. Kasi sa ngayon, guys, nag-umpisa pa lang kami. So plano namin, guys, na magkaroon ng 50 to 100 breeders. So yun ang target natin, guys. So sana makuha natin yun. So abang-abangan natin yun, guys. So sa ngayon, ito sila. So yun, oh, sumampa na yung inahin natin. So siguro maglilimlim na yan. So mamaya titingnan ko yung ulit kung mitlog siya o hindi. Pag hindi siya mitlog, so ibig sabihin maglilimlim na siya. Tapos pag naglimlim na yan, guys, alisin na natin tong Rhode Island rooster natin. So pahingahin natin siya ng mga 2 araw or 3 araw bago natin ilalagay doon sa kabila. So yun lang, guys, ang ma-share ko sa inyo sa video na to, tungkol dito sa aming pag-umpisa sa pag-aalaga ng manok. So nagko-crossbreed tayo ngayon kasi nagpo-produce tayo ng pangkarning manok. Tapos meron din tayong mga Rhode Island Red at Brown Neck para sa
itlog naman. So, yun na, sana maparami natin yung ating mga alagang manok kung magkaroon tayo ng maraming burgers para mabilis yung pag-harvest natin. So, alam naman natin guys na yung pag-alaga ng manok is maraming siyang ano, maraming market. So, pwede nating i-market for breeders. Pwede natin i-market yung pangkarne. Pwede din natin i-market yung itlog. So, marami guys, maraming nagagawa yung pag-aalaga ng manok. Kaya dito rin sa lugar kasi namin guys ay hindi siya patag. At yun lang ang pwedeng alagaan dito sa amin. Mabato kasi dito guys. Mapapansin nyo guys, puro kahoy yan dyan. Tapos mabato yung lupa. So yun lang guys, hanggang dito na lang yung video na to. Maraming salamat sa lahat po ng nag-subscribe at patuloy na sumusuporta sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. So road 1000 subscribers na po tayo. So thank you. Hanggang dito na lang, I love you. Bye bye.